bata. Oo, pero para saan? Parating na sila. Kailan na natin umalis? Kaya natin ito. Tayo lumaban na lamang. Hindi natin sila kaya. Wala tayong armas. Ipangako mo na makikita tayo sa araw at lugar ang pinag-usapan. Makita tayo sa puntod ng iyong lolo. Patay na si Crisostomo ay para. Wala talagang asal ang mga Indio! Padre, hinahinay lang sa pananalita. Injury ng may-ari ng bahay na ito. Wala akong wala akong pakialam. Ang mga Indio ay tamad at hindi na marunong manumpisan. Ano na lang nangyari sa bayang ito? Mga kaibigan, ipinakikilala ko sa inyo ang anak ng yumaang kaibigan na nag-aaral sa Europa sa loob ng 7 taon, si Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra, imagsalin po ang aking ngalan. At ikinagagalak ko pong makita kayong lahat. Sa aking bata, bakit ka na pa rin? Ah, nandito po ako upang kilalanin pa ng lubos sa aking bayan. At gusto ko rin po malaman kung anong nangyari sa aking ama. Nagsayang ka ng salapi at nagsayang ka ng oras para pumunta sa bayan ng San Diego. Alam mo naman na lahat na nakatera dito ay purong Indio. Mga Indio lang ang nakatera dito. Reverensya! Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang Pilipinas ay mayaman tulad ng inang bayang Espanya. Teka, ano yung mga pinatido ngayon? Nagmamarunong? Akala mo kung sino nakapag-aral! Pumanhin, ngunit kailangan ko na umalis. Aba, kararating mo lamang at ikay aalis na agad. Malapit na si Marara dito. Nandun na siya nito. Salamat sa pagtatap sa akin dito. Ngunit marami pa ako nga si Kasumi. Pupunta ako dito bukas sa bukas. Oh, Marara anak. Ano't mag-isa ka rito? Bakit tila malungkot ka? Wala naman po, Ama. May iniisip lamang. Gusto mo bang bakasyon muna? Para na rin makalangap ka na sa sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? San Diego! Pinsan, pwede ba muna makausap ang aking pamangkin? Oo, sige. Maria Clara, nandyan na ang kanina mo pang hinihintay. Maria Clara! Crisostomo! Nako, sa tingin ko ang tamang tanong ay makakalimutan ba kita, aking sinta? Sa mga araw na lumipas, ganda mo'y hindi kumupas. Mga mata mong nagniningning. Makakumpara ka ito sa langit at luna ng bituin. Totoo ba ang mga iyan? Bakit naman ako magbibiro sa isang magandang dilag na parang diamante kong magingin? Kung ganoon, ikaw rin may ahanasin. Bawat sumbang at bawat sa mga aking pinagtitibag sa tuwing kailasin sa'yo. Lalo-lalo mo, ikaw aking mahala. Balik saan ba ang nais mo binibini? Kung ikay madalas akong iniisip, ikaw naman ay madalas tumatakbo sa aking isip. Ah! Oo nga pala! Bakit? May problema ba? Nakalimutan ko may kailangan na akong gawin. Kailangan kong magtungo sa aming bayan upang dalawin ang puntod ng aking ama. Hindi kita pipigilan at huwag kang mag-alala. Tayo'y magkikita rin niyo. Maraming salamat, Binibining Maria Clara. Mag-iingat ka kay Sostomo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Isang magandang umaga, Pilosopong Tasyo. Nais ko pong humingi ng payo sapagkat ako'y magtatayo ng isang paaralan. Ako ay isang baliw lamang. Huwag ka na makinig sa akin. Anong isipin nila kung malaman nila kung sino hiningi mo ng payo? Ayoko na dito, kuya.
Umuwi na lamang tayo kung saan di tayo nasasaktan at ligtas tayo. Sana magkasakit na lamang ako upang ramdam po ang pag-aalaga ng ating ina. Ikaw rin, kuya. Sana sabay tayong magkasakit. Huwag! Mas mahirapan tayong magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng lotsina. Tayo naman sa gutom. Magkano ba ang kinita mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang baho sa ilang beses na multa. Bayaran mo nilang ang sinasabi niyang salapi na ninakaw ko. Nasisiraan ka na ba? Sabi na sa Crystal Mayor, 2 pounds ang ninakaw mo. Katumbas yun ng 32 piso. At hindi ko kayang bayaran iyon. Kulang pa ang kinikita ko. Sabi lang sa Crystal Mayor, ay papatay niya raw ako sa palo. Sana pala ninakaw ko na lang talaga yung mga sinasabi niyang ninakaw ko. Silyo, minumultahan kita ng alate. Dahil sa maling pagtunog ng ampana, ito namang respite. Hindi ko makakalis ito, ngayon di mo binabalik ka ngayong ninakaw. Ngunit ginawa hanggang alas 9 lang aming curfew. Maaari kami mahuli ng guardia si Mitch kung ganun kami mag-oras maglalakad. Hindi, mamaya alas 6 pa kami makakalis. Kapag sinasagot-sagot mo nalang mo ng ganyan, ito ang tatandaan mo. Mas mataas ang posisyon ko kaysa sa inyo. Tandaan mo ngayon, maiwan ka rito. Ikaw naman ka speed, sumama ka sa akin. Kuya! Kuya, tulungan mo ang kuya! Parang awan niya na. Nangitigit na namin kung nakikita ang amin niya. Kuya! Ba ang pinariringgan mo? Paano mo naman nasabi na ikaw ang pinariringgan ko? Ah! Isang hamak na labandera ka lang pala dati. Ah! Sige. Pero kamusta naman ang kulot mong buto? Talagang hinahamon mo ako? Hindi mo ba alam na ako ay taga-Maynila? Dapat matuto ka kung saan ka lulugan. Hindi nakapapasok ang mga alpera sa loob ng tahanan ko dahil hanggang pintuan lamang sila. Hanggang pintuan lamang sila. Pero kung pwedeng pumasok ang pilantod katulad ng asawa mo, talagang... Salami. Akala ko salama ka nung gagalit kay Las. Hindi maaari, Salami. Dumating ang Faloa at kilala ko ng mga nakasakay ron. Malubog na ang araw, Salami. At gaya nga ng iyong iniisip na masamang abutin ako ng gabi dito. Uuwi ako sa Mindoro. Iiwan ko ang bahay kung saan ako isinilang. Sa bawat sulok nito, may mga alaala. Kasama ka doon, Elias. Nais kong sumama ka sa akin. Hindi maaari, Salome. Hinahabol ako ng gwardiya sibil. Ayoko mapahama ka dahil sa akin. Umuwi ka sa inyo, Salome. Umuwi ka ng magandang buhay. Iniidol kita, Salome. At ayoko pang mapahamak ka dahil sa akin. Ikaw ang anak ko? Ina ako to. Nasa kompleto ang anak ko. Ako nga to, ina. Si Basilio. Kailangan ko pang puntahan ang anak ko. Ako to, ina. Ina ako to. Dayuhan ay naadina. Bayan ko, binihag ka.
nasadlak sa dusa. Thank you.